Napakaganda actually ng ating pag-aaralan ngayong hapon dahil ito ay tungkol sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko lang ang isang katotohanan na ilang beses ko na actually sinabi mula sa salita ng Diyos na si Pablo ay nagtuturo na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kay Kristo Jesus, hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo gagawa ng mabuti. Mas lalo tayong dapat gumawa ng kabutihan dahil ang ating puso ay puno ng pagpapasalamat sa Panginoon na siyang nagligtas sa atin. Kaya hindi po totoo na ang isang Christian ay hindi na dapat gumawa ng mabuti. Kahit siya ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat pa rin siyang gumawa ng mabuti bilang pasasalamat sa Diyos na nagmahal at nagligtas sa kanya. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin, itong itinuturo ni Pablo sa Galatians chapter 6 na ang isang Christian ay dapat gumawa ng mabuti. Kaya nakikita nyo dito, ano? Dito sa verse 9, nakalagay dyan, "Let us not grow weary of doing good." Hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Okay? Sa paggawa ng kabutihan. Pero bago ko po ito ipapaliwanag, balikan po natin itong verses 6 hanggang verse 8. Kasi ang pinag-uusapan sa verses 6 hanggang verse 8, una, tungkol ito sa pagtulong, sa pagbabahagi ng ating pera, ng ating mga resources sa mga taong nangangailangan nito. For example, ang mga pastor, sabi diyan sa verse 6, dapat ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng magagandang bagay sa kanilang mga pastor o sa mga ngaral nila. At bakit? Dahil dito sa verse 7 at sa verse 8, iyang paggawa ng mabuti, iyang pagtulong, iyang pagbabahagi ng magandang bagay sa mga taong nangangailangan ay isang pagtatanim o pagpupunla sa espiritu. Or in simple language, yan ay investment. Alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng investment. Kung ikaw ay nag-iimpok sa bangko o ikaw ay bumibili ng shares of stock, no? Yan, ang tawag dyan ay investment. At ang mangyayari, yan ay magkakaroon ng interest, lalo yung lalago. So, ganun din ang pagpunla o pagtanim sa espiritu. Kung tayo ay tumutulong sa ating kapwa-tao, sa mga pastor, sa mga kapwa nating Christian, kung tayo ay sumusuporta sa gawain ng Panginoon, yan ay magkakaroon ng bunga, yan ay magkakaroon ng tinatawag na interest, yan ay isang magandang investment sa espiritu. Ngayon, meron ding tinatawag na investment sa laman. Ang ibig sabihin nito, ito yung mga instances na yung pera natin, yung resources natin, yung panahon natin, instead na ibigay natin sa Panginoon at ipunla sa gawain ng Panginoon, ipinupunla natin sa mga masasamang bagay. For example, ang pera, ginagamit natin sa pagbili ng alak para tayo ay malasing, o ginagamit natin sa pagbili ng druga para tayo ay maging addict. Yan ay isa ring pagpupunla. Pero masama ang magiging resulta niyan. Yan ay masamang klaseng investment. Instead na ikaw ay magkakaroon ng pakinabang sa spiritual life mo, ang mangyayari ay lalong masisira ang buhay mo. Kaya dito sa verse 8, itong sowing to the flesh at sowing to the spirit, ang pinag-uusapan dyan ay dalawang klase ng investment. Merong magandang spiritual investment at meron ding tinatawag na fleshly or sinful investment. Yung isang investment, ang resulta niyan ay malaking pakinabang sa spiritual life mo. Yung ikalawa, yung masamang investment, kasiraan.
kasiraan ng buhay mo. Alam naman natin kung anong mangyayari kung ikaw, for example, ay magiging addicted sa drugs, or ikaw ay magiging alcoholic, or ikaw ay malulong sa masasamang bisyo, at makasama mo ang masamang klase ng barkada, masamang resulta niyan. So, very simple lang. Pero, ang nais ko lang bigyan ng pansin, baka dapat tanungin natin, ano ang connection ng verse 6, verse 7, at verse 8? Kasi ang pinag-uusapan sa verse 6, bago tayo pumunta ngayon sa verse 9, ang pinag-uusapan ay yung ating resources. Yung pera, yung mga mabubuting bagay na ibinigay natin sa Panginoon, yun ang ipupunla natin. Sa verse 6, ang sabi ng Biblia, ang isang magandang pagpupunla o pagtatanim ay kung itutulong mo yon sa ating mga ngaral. Pero dito sa verse 9, okay, punta na tayo sa verse 9. Dito, hindi lang nililimit ang pagtulong o pag-invest sa mga ngaral, kundi sa lahat na. Okay. Tingnan natin, ha? Tingnan natin itong verse 10. So then, as we have opportunity to do good to, kanino daw? Everyone. Dito sa verse 6, kanino tayo tutulong? Kanino tayo gagawa ng mabuti? Sa nagtuturo. Pero, ang pagkaiba ng verse 9 at verse 10, hindi na ito nililimita sa mga mangangaral lang. Ang pagtulong natin, ang pagpunla sa Espiritu ay para na sa lahat na nangangailangan, nangangailangan lalo na yung mga kapwa nating Christian. Okay. Balikan natin ang verse 9. May dalawa lang ako o dalawa o tatlong bagay o katotohanan na nais kong ibahagi ngayong hapon na ito. Number 1, tungkol sa paggawa ng mabuti. Ang unang punto ay pagdating sa paggawa ng kabutihan, dapat ay hindi tayo mapagod. Kung sa English pa, kita nyo naman siguro sa screen, doing good requires perseverance. Yan ang English ay perseverance. Pero kung sa Tagalog, ang ibig sabihin nito, huwag tayong mapagod, huwag tayong madismaya, huwag tayong maghinto, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti kasi dumadating minsan ang panahon na tayo ay tinatamad gumawa ng mabuti at tumulong sa ating kapwa-tao at kapwa-Kristiyan. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang panahon na tayo ay mag-aani. Hindi naman nililimot ng Panginoon ang mabuting gawa na ginagawa natin. At yan ay may resulta, may pakinabang, may reward yan pagdating ng araw. Kung ikaw ay tumutulong sa simbahan, tumutulong ka sa mga pastor, tumutulong ka sa mga kapwa-tao mo at kapwa-Kristiyan mo na nangangailangan ng tulong, yan ay inaalala yan ng Panginoon. Ang Panginoon, He remembers that. And someday, He will reward you. Kaya sabi din, ito ay isang malaking encouragement sa atin kung tayo ay mga Christian, ha? Huwag tayong mapagod at maghinto sa paggawa ng mabuti, sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon, sa pagtulong sa ating kapwa-tao, sapagkat sa bandang huli, talagang may reward yan. Okay? So, huwag tayong mapagod. Ikalawa, madali lang itong ating Bible study. Doing good is a privilege and an opportunity. Hindi ba natin naiisip na ang paggawa ng mabuti ay isang napakalaking oportunidad? Ito ay, kasi iisa lang naman ang buhay natin, di po ba? Saan natin igugulgol ang buhay natin? Saan natin ito ibibigay? Sa paggawa ng mabuti o sa paggawa ng masama? Eh, syempre, napaka-obvious naman ng sagot sa tanong na yan. Syempre, habang tayo ay may hininga, habang tayo ay may panahon, may opportunity, habang tayo ay buhay, ito ay regalo ng Diyos sa atin, gamitin natin itong buhay natin sa paggawa ng mabuti.
It is ano, kasi darating ang araw na tayo'y manghihina, tayo'y tatanda, o baka maubos yung pera natin, o mawalan tayo ng opportunity gumawa ng mabuti. Di sayang na sayang yung buhay natin. Kaya wag po nating kalilimutan, iisa lang po ang buhay natin. Sayang naman ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin kung ito ay hindi natin gagamitin para sa Kanya. Habang tayo ay may opportunity at panahon sa paggawa ng mabuti, gawin po natin. Sapagkat darating ang araw na mawawala na itong mga opportunities na ito. So, pumili po tayo. Itong iisang buhay natin, sasayangin ba natin sa paggawa ng masama? O ito ay i-invest natin sa paggawa ng mabuti na merong malaki at napakagandang reward. Ang isang napakagandang reward na pumapasok sa mind ko ay yung makita mo na ang mga taong ibinahagian mo at tinulungan, ibinahagian mo ng salita ng Diyos at tinulungan mo, sa bandang huli makikita mo na gumanda yung buhay nila, nakilala nila ang Panginoon. Malaking kasiyahan ang ibinibigay niyan sa puso mo. Ako ay tuwang-tuwa actually sa inyo, kapamilya ko. Nakita ko, kung ako pong tatanungin, nakita ko ang resulta ng pagpupunla ng aking ama sa buhay ng kanyang mga kapatid at sa buhay ng kanyang mga nephews and nieces. At ito ngayon ang resulta. Tayo ay nagba-Bible study, nagpre-pray, pati na yung next generations na influenced. Yun po, yan ay isang napakalaking example nitong pinag-aaralan natin na what you sow, you reap. Dahil nagbigay ng panahon sa pag-Bible study at sa pag-pray at sa pagtulong, dumating ang araw na tayo ngayon ay nagsasama-sama sa pag-worship sa Panginoon at sa pag-aral ng Biblia. Ang mga pamilya natin ay na-blessed. Dahil sa pagpupunla. Dahil sa tamang paggamit ng nag-iisang buhay, huwag po nating sayangin. So, ikatatlo, at dito po tayo magtatapos. Doing good is towards everyone, especially towards fellow Christians. Huwag po tayong magganamot. Huwag po tayong pumili na siya tutulungan ko, siya hindi, siya babahagian ko ng salita ng Diyos, siya hindi po ganon. Ang sabi po ng Biblia, let us do good to everyone. Lahat po na nangangailangan ng tulong natin sa abot ng ating makakaya at kung sila ay pinadala sa ng Panginoon sa buhay natin upang sila ay tulungan, yan ay isang opportunity, privilege po yan, tulungan po natin kung sila ay pinadala ng Panginoon sa atin, dahil alam ng Panginoon na matutulungan natin sila, tulungan po natin. Kasi very clear naman ang sabi ng Bible eh. Let us do good, kanino po? To everyone. Especially to those who are of the household of faith. Lalo na sa kapamilya natin sa pananampalataya. At napakaganda po, ako po'y natutuwa dahil kapamilya ko po kayo sa dugo, kapamilya ko pa rin kayo sa pananampalataya, at yan ay that is a great blessing. Ako po ay tuwang-tuwa diyan. Sabi po dito sa Biblia, at ito dito po ako magtatapos. God makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and the unjust. Ang Panginoon napakabait, pati yung mga taong masasama binibigyan niya ng pinapasikatan niya ng araw at binibigyan niya ng ulan dahil siya ay mapagmahal at mapagpatawad. Yan po ang sabi ng Bible. Sabi ng Biblia, kung mahal mo ang mga tao na nagmamahal din sa iyo, anong gantimpala mo dyan? Ginagawa rin yan ng iba. Anong pagkakaiba mo sa iba? Dapat higitan mo yung ginagawa ng iba. Kung ang binabati mo, ang mga kapatid mo lamang, ano ang ginagawa mo na higit sa ginagawa ng iba? Pero kung talagang mga anak tayo ng Diyos at tayo ay ligtas, tayo ay tunay na Christian, gagawin natin, susundin natin ang ehemplo ng ating Panginoon at Ama. Ano pong ginagawa ng ating Ama? Amang Diyos. Siya ay nagpapakita ng kabutihan hindi lamang sa mga
mabubuting tao. Pati rin sa mga masasama, tinapakitaan niya ng kabutihan. At yun din ang dapat nating gawin. Sabi ng Biblia, let us do good to everyone. At lalo na, of course, sa kapamilya natin. Kapamilya sa dugo, kapamilya sa pananampalataya. So, yun lang po. Sana naman ay na-encourage tayo na gumawa po tayo ng mabuti habang tayo ay may buhay, habang tayo ay may panahon, dahil ito ay bilang pagpapasalamat sa Panginoon na nagmahal at nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng kanyang anak na namatay sa krus upang bayaran yung kasalanan natin, na nagligtas sa atin kahit na hindi naman tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat na iligtas dahil tayo makasalanan, pero minahal niya tayo, pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo. Bilang pasasalamat, tayo ay tumulong sa iba, gumawa tayo ng mabuti, mahalin natin, pati yung mga kaaway natin, mahalin natin, love your enemies. Yan, dahil yan ang ehemplo at ugali ng ating Ama. Kung tayo po ay anak niya, sundin natin yung ating Ama.